maligayang pagdating sa parokya ng San Diego de Alcala. Nagtitipon tayo ngayon upang ipanalangin ang ating yumaong Obispo Victor Ocampo upang sa 40th araw mula ng kanyang kamatayan ay makabahagi siya sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. Gayon din, natitipon tayo upang ipanalangin sa Diyos Ama na pagkalooban tayo ng isang pastol na mangangalaga sa atin bilang isang diosesis. Ang ating pagdiriwang ay pangungunahan ng ating Diocesan Administrator, Reverendo Padre Ramon Oriarte. Sa diwa ng panalangin, ang lahat po ay magsitayo bilang panimula ng ating pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumain niyo ang Panginoon. Ngayon pong araw na ito, iniaalaala natin ang 40th araw ng kamatayan ng ating minamahal na Obispo Victor Ocampo. Mahalagang maunawaan natin ang kahulugan ng ginagawang paggugunita. Ang 40th araw ay makahulugan kung ating babasahin ang banal na kasulatan. Ito ay sumasagisag sa kapangyarihan ng Diyos laban sa kasamaan at sa kanyang kakayahang magbigay ng bagong buhay. Kaya't upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Eleison Kyrie. Eleison, eleison Christe. Eleison, eleison Kyrie. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong ginaganap namin ang 40th araw ng paggunita sa pagyaon ni Obispo Victor, iniling namin siya inyong pagkamtin ng pagpapalang nag-uumapaw at marapating siyang makatambal ng tanang mga banal sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Si Noe ay 600 taon na nang bumahas sa daigdig. Noong 17th araw ng 2nd buwan, namuksan ang lahat ng bukal, nabutas ang langit at bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa daong ang mag-asawang Noe, kasama ang kanilang mga anak na lalaki na sina Sem, Cam at Japheth, at ang kani-kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. Isang lalaki at isang babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos ay isinara ni Yahweh ang pinto ng daong. 40 araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang daong. Palaki ng palaki ang tubig, ngunit palutang ng palutang ang daong. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok at tumaas pa ng 25 talampakan ang taluktok ng pinakamataas sa bundok.
namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon na maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Namatay nga ang lahat ng mga ito. Ang mga tao at hayop sa digdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa daong. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 araw. Ang salita ng Diyos. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Kaya poon ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hinirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Panginoong aking mahal, pagsamo ko ay pakinggan. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sa iyong mga salita, Haleluya, Haleluya. Sumain niyo ang Panginoon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos sila isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya namay lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila pagkatapos. Sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo, at dooy nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa homilya.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong pong nakaburol pa si Bishop sa Formation Center, tumawag po kami sa Arsobispo ng Lipa at nag-a-update po kami kung ano ang preparations namin para sa pagbuburol at paglilibing. Tapos tinanong po sa amin ng Archbishop, sabi niya, sino ang magmimisa? Sabi ko po, wala pa po. Ah, ika. Pag andun ang nunsyo, ang nunsyo. Pag wala ang nunsyo at andun ang CBCP President, ang CBCP President. Pag wala doon at saka ako, maubligang magmisa. At pagkatapos nung sabi niya, sino ang maghuhumiliya? Sabi ko'y wala pa po. Sabi niya, mas maganda isa sa inyong mga pari ang maghumiliya. Nako, kinabahan na ako. At sinabihan ko po yung ibang mga pari na kung pwedeng maghumiliya sa dibing na obispo. Wala pong pumayag. Pagkatapos ng ilang araw, nakausap ko po uli ang arsobispo at merong mga binilin sa akin. Tinanong na naman po ako, sino ang magse-sermon sa libing ng ating obispo? Sabi ko po, wala po. Gusto po ng mga tao doon at mga pare ay obispo rin. Sabi niya, mas maganda sana isa sa inyo. Mabuti na lang tinanggap ni Bishop Ben ang paghuhumiliya. Pero noon pa, nanenerbiyos na ako. Sabi ko, kung wala, maghuhumiliya, ay sino? Baka mamaya ay biglang tingnan ako at nasa ng iyong humiliya. Kaya naghanda po ako noon ng humiliya, agamat drop pa. At yun po ang nais ko pong ibahagi sa inyo ngayon. Yung naihanda ko noong dapat na paglilibing ni Bishop. Hayaan po yung basahin ko ang aking pong pagninilay. Corpus Meum, isang salitang Latin na nakikita natin na nakalagay sa coat of arms ni Bishop Victor Ocampo. Kung matatandaan po ninyo, dito po, pinapunin nyo dito sa kanyang sede, eh nakalagay po dyan, ano, nawala na, tinanggal na kasi wala ng obispo. Ano po, lalagyan na lang uli yan pag may bago ng obispo. Pero mamaya, pagpasok natin doon, makikita po natin yung coat of arms ni Bishop. At makikita ninyo yung salitang yun, Corpus Meum. Ito po ay kanyang motto na hinango po sa magandang balita ni San Lucas, chapter 22, verse 19. Dito po, matatandaan, nung huling hapunan, dumumpot siya ng tinapay. Matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinagpirapiraso at ibinigay sa kanila at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Corpus Meum. Para sa mga nakakilala kay Bishop Vic, ang motto pong ito ay hindi nananatiling mithiin o hangarin sapagkat sa kanyang buhay, nasaksihan ng totoong pag-aalay ng buhay sa Diyos at ng sambayanan. Sa mga kwento po na nakasalamuhan niya at sa mga post na Facebook, ang kanyang mga kaibigan, kinikilala po nila ang pag-aalay ng buhay ni Bishop Vic para sa sambayanan. Sabi nga po sa isang post na isang pari, si Obispo Victor ay tamang maging obispo ng Gumaka na taglay niyang katangian ng pagiging mabait, masayahin, simple, prudent, and spiritual. Ito ang mga katangian na isang obispo na tatayong ama ng pari ng diocese ng Gumaka. Meron pa rin po nag-post, isang like ko naman. At ito po ang sabi niya, thank you Lord for giving us a good bishop who humbly and lovingly fulfilled the pastoral task you have given him. I felt so blessed to have celebrated with him some important events in my life. You will always be remembered. Ako po ay isang buhay na saksi rin sa katotohanan ito. Nakita ko po sa kanya ang kanyang katangian bilang isang masayahing tao, isang simpleng pari
at isang madasaling obispo. Totoo po nakilala si Bishop Vic sa kanyang sense of humor. Ano po? Ano po ang naalaala ninyong joke ni Bishop? Ako po, naalaala ko parating sinasabi ni Bishop, ano ang pinakamasarap na pagkain? At ang sasabihin niya, siyempre, edi yung libre. Isa pa rin pong joke na sinasabi ni Bishop, alam ba ninyo ito, nung kami nagmisa sa jail, ay nako, tuwan-tuwa yung mga preso doon. Sabi niya, alam ba ninyo, may mall na sa Bundok Peninsula, ang laki-laki pa. Sabi ng mga preso, ano po yun? Saan po yun? E di sabi niya, e di ang Molanay, Quezon. Yan po ang mga joke ni Bishop. Sa kanya kong pagpapatawa, marami pong natutuwa at nalalapit ang loob sa kanya sapagkat nakikita nila na bagamat siya isang obispo, down to earth siya at hindi mahirap siyang lapitan. Sa pamamagitan po nito, he was able to share the joy of the gospel to many. Sa palagay ko po, naniniwala siya sa sinabi ni Pope Francis sa kanyang isang homilya. Sense of humor is a human attribute, but it is the closest to God's grace. Joy is the best witness we can offer to God's holy people, holy, faithful people, whom we have called to serve and accompany on their pilgrim toward the encounter with the Father. To be with Jesus is to be joyful. Si Bishop din po ay kilala sa kanyang kasimplihan at kababaang loob, sa kanyang pananamit at maging pakikitungo sa mga tao, napakababang loob po niya at ayaw din po niya ng entitlement. Alam po ninyo si Bishop na kasama namin sa palasyo, bagamat siya ay Bishop, siya nagseserve sa amin. Sa umaga, siya po ang nagsasaing. At paggabi, inihanda po niya yung po mga kalamansi namin. Meron kami lalagyan ng mga kalamansi. Yung mga gusto magkalamansi, pure kalamansi. Si Bishop, 28 pieces. Ako, 20 lang. Pure. At inihanda po niya yung paggabi para kinabukasan, ready na namin titigaan na lang. At ganyan din po, pagpunta rin po namin, pagkakain namin ng hapunan, nakahanda na rin po yung Yakult doon para po sa amin na iinom ng Yakult. Kahit na siya obispo, hindi siya nahihiyang maglingkod sa tao at siya ay naging halimbawa ng paglilingkod. Yan din po ang yung po mga nakasalamuan namin ng mga Pilipino sa Amerika nung pumunta kami. Tuwang-tuwa din po kay Bishop at manghang-mangha sa kanyang katangian. Nakikita nila sa kanyang kasimplihan at kababaang loob ang kanyang kabanalan. Si Bishop po ay, kung bata pa, ay hinubog po ng mga Hiswita kung siya ay seminarista sa San Jose. Kaya marahil po, noong paman ay napapagnilayan na niya ang sikat na awit na kinompose ni Father Hontiveros na ang title ay Jesus na aking kapatid. Sa refrain po nito, nasa saad po, tulutan mo aking mata, mamulat sa katotohanan, ikaw po ay makikilala sa taong mapagkumbaba. Naniniwala po ako na nakita niya si Jesus sa mukha ng ating mga kapatid, lalo tigit ang mga nasa laylayan. At sigurado din po ako na nakita na maraming tao si Jesus sa kanya na isang taong papakumbaba. Isa pa rin pong kapansin-kapansin kay Bishop ay ang kanyang pagiging madasali. Araw-araw siya ay nasa chapel para magdasal. At kahit na nasa biyahe, meron po siyang dalang USB o kaya sa phone niya, nakasave po yung morning prayer, evening prayer, rosary. Dadala-dala po niya, yun po ay pinapatugtog niya sa biyahe para po hindi niya makalimutan ang pagdadasal.
At kaming kasama sa biyahe, nilalakas niya yun para sabay-sabay kami magdasal. Ganyan din po siya pag nagja-jogging, parating naka-headphone, at siya po ay nagdarasal o nakikinig sa spiritual talks o prayers po. Nalalaman ko din po na meron po siyang kopya ng mga pangalan ng mga pari at isa-isang pinagdadasal niya ang mga pari at ang sambena. Masaya-saya po pag nagdarasal sapagkat kasama niya ang Diyos. Sabi nga po ni St. John Mary Vianney, "Our hearts are small, but prayer stretches them and makes them capable of loving God. Through prayer, we receive the foretaste of heaven and something of paradise comes down upon us. Prayer never leaves us without sweetness. It is honey that flows into the soul and makes all things sweet. When we pray properly, sorrows disappear like snow before the sun." Yan po ang ating obispo, totoo, nagtalaga ng sarili sa Diyos at sambena. Corpus Meum. Ito po ang mga salitang pinapaalaala din po sa ating lahat na naririto. Para sa ating mga pari, sana balikan natin ang ating pagtatalaga ng sarili noong tayo'y ordinahan. Sana sariwain po natin ang ating mga pangako na mananatili sa buhay ng karukaan, kasunuran at kalinisan. At maganda rin po nating pakinggan ang payo ni Pope Francis tungkol sa paglilingkod. "This is what I'm asking you. Be shepherds with the smell of sheep. We need to go out then in order to experience our own anointing, its power and its redemptive efficacy, to the outskirts where there is suffering, bloodshed, blindness that longs for sight, and prisoners in thrall to many evil masters." Para sa mga madre, muli po ninyong pagnilayan ang inyong pangako nung kayo magsagawa ng inyong profession o vows. Maganda rin po ninyong panghawakan ang sinabi ng isang sikat na santang madre, ni Saint Teresa of the Child Jesus, "My mission is love." Maging ugat sana ng paglilingkod ninyo sa mga estudyante, mga kabataan, katikista, pamilya at iba pa, ang pag-ibig ng Diyos. Para sa mga laiko, muli po nating sariwain ang inyong pangsinumpaan ng kayo binyagan na itatakwil sa Satanas ang kanyang mga gawain at pangikayat sa masama at itatalagang muli ang sarili sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at sa ating simbahan. At nawa, makiisa tayo sa simbahan upang maitatag ang simbahang sinodal na may komunyon, pakikisangkot at pagmimisyon. Corpus Meum. Naniniwala po ako na kinalugdanan ng Diyos ang pag-aari ng sarili ni Bishop B. Kaya naniniwala po ako na natanggap na niya ang korona ng tagumpay ngayon at siya ngayon ay kapili na ng Diyos sa kanyang kaharian. Kaya nga po, Bishop Vic, sa iyong pagharap sa Diyos, huwag po ninyo kaming kalimutan ipagdasal. Kilalang kilala po ninyo kaming mga pari at alam na alam ninyo ang aming kahinaan, ang aming kakulangan, ang aming pangangailangan. Ibulong po ninyo kami sa Diyos na kami tulungang maging mga mabuting pastol ng aming kapwa. Idalangin din po ninyo ang diosis ng Kumaka na sana ang ating sama-samang pinangarap o vision na maging sambayan ng makadiyos at nakikisangkot ang lahat ay unti-unti nating maabot. Bishop Vic, lagi po naming aalalahanin ang iyong kabaitan at malawak na pangunawa. Pipilitin din po naming kularan ang iyong magandang halimbawa ng kasimplihan at kababaang loob.
at lagi magpapasalamat po kami sa pagkakaloob niya sa amin na isang banal na obispo na buong pusong pag-aalay ng buhay para sa paglilingkod sa diocese ng Gumaga. Bishop Vic, pahinga na din po kayo sa kandungan ng Maykapal at namnamin ninyo ang ligaya at kapayapaan. Dulot ng inyong buong pusong pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, ngayon tayo'y sumapit na sa 40th araw ng ating paggugunita sa kamatayan ng ating mahal na obispong Victor Ocampo. Tayo lumuhog kay Kristo na maluwalhating umakyat sa langit 40th araw matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Sa bawat panalangin nating sasabihin, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang may dulot ng simbahan sa lahat ang pagkain mula sa langit, at ito'y ating maging lakas sa panahon ng pagluluksa, tulad ng ito'y naging lakas si Propeta Ezekiel sa loob ng 40 araw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga yumao, kasama ang kapatid nating si Obispo Victor Ocampo, tulad ng mga Israelita na sumapit sa lupang pangako, pagkatapos ang 40 na paglalakbay, ay makasapit din sa kahariang ipinangako ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Upang tulad ni Kristong nagtagumpay sa tukso ng kasamaan, pagkatapos ang 40 araw ng pag-aayuno, ay mapagtagumpayan din natin ang ating pagdadalamhati at manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng aming buhay at pag-asa, aming muling pagkabuhay. Dinggin mo ang aming mga panalangin upang ang mga pumanaw ay tuluyang kang masilayan bilang Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa pagdiriwang ng huling hapunan, gayon din para sa pag-aalay.
Ang lahat po ay magsitayo. Mailangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipadamong mong ikaw ay kapiling namin sa aming pagdalangin para kay Obispo Victor. Ngayong pinaunlakan namin ang pagunita ang kanyang ikaapat na pungaraw ng pagpanaw upang pag-aayon namin ng papuri sa kapagpapatawad ng kasalanan ay magpaging dapat na siya'y makatambal ng iyong mga banal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain iyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asa'y sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas at ngayong aming natitiyak na kamatay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Diyos makapangyarihan, puspos ng lalaki ang langit at lupa. Santo, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kalitaasan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkait inumin, pinagsasalupa natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang aming bispong si Victor na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Sa kanyang pagpanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling magbubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Diego de Alcalá na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan niyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. At aming kakain sa sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkasala sa aming at huwag mo kami iyayang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iyadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpapagayon. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nanagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Gitonis, peccata mundi dona. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ang lahat po ay magsiluhod. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Hindi karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sort of thing that you get. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, paundangan sa iyong pagtanggap sa mga panalangin at pag-aayin namin para kay Obispo Victor. Kami umiling na ang bayad ng pagkakasalang sa kanyay na natili ay para mo nang awang patawarin, parang ganap na mapawi sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa Yumaong Obispo. Panginoong Jesucristo, maluwag sa kalooban mong isinuko ang iyong sarili sa kamatayan upang lahat ay maligtas at makatawid mula sa kamatayan tungo sa buhay. Pagkalob mo po na ang aming minamahal na obispo ay magalak, nawa't magdiwang sa pagtanaw sa iyong kalwalatian, ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amang mapagmahal, niligtas mo kami sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming panalangin para sa iyong mga yumaong obispo at pari. Sa iyong pag-ibig at habag, ibilang mo sila sa hanay ng iyong mga banal sa langit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sila nawa ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Naway ang kaluluwa ng lahat ng mga yumao sa awa ng Diyos ay mahimlay sa kapayapaan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Sa pagkakataon pong ito ay amin pong inaanyayahan ng ating Diocesan Administrator, Father Ramon Oriarte, para pumunta po sa unahan. Ganun din po ang mga kapatid ni Bishop Vic. Meron po kaming nais sa araw na ito ay maging isang munting alaala po ng pagiging bahagi po ng inyong pamilya sa pamamagitan po ni Bishop Vic sa diocesis po ng Bumaka. Babasahin ko po sa inyo ang nilalaman po nitong katibayan ng pagkilala at pasasalamat. Bilang pagkilala at pasasalamat sa kanyang 7 taong paglilingkod bilang obispo ng diocesis ng Bumaka, pinagkaloob itong katibayan ng pagkilala at pasasalamat kay Lubang Kagalang-galang Victor C. OCAMPO Didi, 3rd obispo ng Bumaka. Pinagkaloob ng mga klero, reliyosa at laikong mananampalataya ng diocesis ng Bumaka ngayong 24 ng Abril taong kasalukuyan, ang 40th araw na paggunita ng kanyang kamatayan. Nilagdaan ni Reverendo Padre Ramon de Oriarte, Diocesan Administrator, at pinatunayan ni Reverend Father Tony Ryan C. Del Moro, Chancellor. Matapos po ang banal na misa, tayo ay magkakaroon ng simpleng pagkain. Para po sa kaayusan, ang mga pari, ang pamilya OCAMPO at mga panauhin mula sa Bataan ay tutungo sa Marasigan Hall. At para naman po sa lahat, mayroon pong ipamamahaging food box sa labas ng ating simbahan. Salamat po. Ang lahat po ay magsiluhod. Panalangin para sa paghalal ng obispo para sa diocesis ng Bumaka. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Jesus bilang aming pastol at gabay. Sa iyong awa, pagkalooban mo ang diocesis ng Bumaka ng isang pastol na susunod sa iyong mga gawain at gagabayan kami patungo sa iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.